Hello mga brother, sis, good morning. We'll just finish our cylinder maintenance of generator. And for this vlog, we'll gonna pull out a piston of generator. And let's go! Hello mga brother, sis, I'm Webro, at ako yung makinistang siman. And welcome to my channel. Yeah! Siyempre, una-una sa lahat mga brad, magbasa tayo ng manual before tayo mag-conduct ng any maintenance. At pagkatapos natin basahin yung manual, i-check, tsaka prepare na din natin mga special tools sa pagbunot ng piston ng generator. At ito yung mga measuring tools na gagamitin natin panukat habang nagkakandak tayo ng maintenance sa piston ng generator. At pagkatapos natin tanggalin yung cylinder head mga brad, dahan-dahan din natin bunutin yung piston. Umpisa natin sa pagtanggal ng protection ring. Bago natin tanggalin yung protection ring, tanggalin natin or eliminate natin yung carbon para naman madali lang natin matanggal yung protection ring at saka paglabas ng piston, suwabe lang siya mga brad. At sa pagbunot ng protection ring mga brad, gagamitan natin ng special tools na lining support tools at spacer. Higpitan natin ang tightening nut ng cylinder head. Tapos ilagay natin yung protection ring drawing out tools. Dahan-dahan natin iikot yung flywheel para itulak ng piston palabas yung protection ring mga brad. Ang purpose ng lining support tools mga brad, para lang hindi sasama o gagalaw o aangat yung cylinder liner natin habang iniikot natin yung flywheel, habang inaangat natin yung piston, at habang tinatanggal natin yung protection ring mga brad. Kapag umangat na yung protection ring mga brad at madali na siya makuha, luwagan na natin yung tightening nut, tanggalin natin yung spacer at saka supporting lining tools para makuha na natin yung protection ring mga brad. Ikabit na din natin yung eye bolt at chain block sa piston para suporta habang tinatanggal natin yung connecting rod bolt natin mga brad. At bago natin bunutin yung connecting rod bolt natin mga brad, ilagay natin sa position yung crankshaft approximately 30 degrees top dead center or TDC. At sa pagluwang ng connecting rod bolt mga brad, ginagamitan natin to ng special tools. At sa sobrang higpit nito, kailangan natin ng dalawang tao para maluwagan ang connecting rod bolt natin mga brad. Doble ingat tayo mga brad habang niluluwagan natin yung connecting rod bolt habang ginagamit natin yung special tools natin mga brad. Habang niluluwagan natin yung connecting rod bolt mga brad, hawakan at saka lalayan natin yung metal cap natin mga brad para hindi malaglag. At sa pag-pull out natin ng piston mga brad, siguraduhin natin na detach or natanggal na natin yung connecting rod sa crankshaft at iwasan din natin mauntog yung connecting rod sa cylinder liner natin mga brad. At iwasan natin ikutin yung crankshaft mga brad kasi unbalanced na habang tinatanggal natin or binubunot natin yung piston mga brad.
Salamat nga pala sa lahat ng engineers and crew na nagtulong sa akin sa pag-pull out ng generator piston kahit mainit sa engine room, 47 degrees Celsius. Para mga brad, i-detach or tanggalin na natin yung piston sa connecting rod. Bago natin tanggalin yung piston sa connecting rod, tanggalin natin yung circlip at saka piston pin. Alalayan din natin yung connecting rod na hindi malaglag. At syempre, lagyan din natin ng marking para hindi magkalo-halo at hindi magpalit-palit at madali lang din natin asimbulin. At habang nililinisan nila yung piston at saka connecting rod mga brad, sukatin natin yung inside diameter ng cylinder liner natin ayon sa instruction manual. Tara mga brad, tanggalin natin yung first at saka second ring at saka yung oil ring sa piston. At sa pagtanggal natin ng piston ring mga brad, ginagamitan ko siya ng tela para iwas sugat dahil sa matulis ito at para maiwasan din natin na ma-damage yung piston ring at makontrolado natin ang pagbuka nito at iwas putol sa piston ring natin mga brad. Visual check din natin yung crank pin bearing natin mga brad sa scratch or kung meron ba siyang crack. Sukatin din natin yung thickness niya ayon sa instruction manual. At ayon sa instruction manual mga brad, pag mag-difference na siya ng 0.04 mm, palitan na siya. Palitan na natin yung crank pin bearing natin. Sukatin din natin yung inside diameter na connecting rod natin mga brad ayon sa instruction manual. Dahil sa fatigue na tinatawag, papalitan natin yung connecting rod bolt natin pag umabot na siya ng 20,000 running hours kahit maganda pa yung appearance niya para maiwasan din natin maputol o mabali yung connecting rod bolt natin mga brad. Try, ikabitan natin yung piston sa connecting rod. Applyan natin ng lubricant oil yung piston pin at saka yung piston bearing bago natin ikabit yung piston sa connecting rod para madulas at swabe lang pagpasok ng piston pin natin mga brad. Pagkatapos natin ikabit yung piston pin sa piston bearing, nakabit yung piston sa connecting rod, huwag natin kalimutan ikabit yung circlip or yung ring. Dapat naka-face downward din siya. Double check din natin mga brad yung circlip natin kung nakakabit na maayos. Pagkatapos natin install yung piston sa connecting rod mga brad, prepare natin natin yung mga rings. First ring, second ring at saka oil ring. At palagi natin pinapalitan itong mga rings na to every time na mag-conduct or mag-pull out tayo ng piston ng generator.
Umpisa natin sa pagkabit sa oil ring. Ang oil ring, inuuna natin pagkabit yung coil at kabaliktaran or opposite ang paglagay ng ring nito. At ang marking palaging nasa taas kahit yung first ring at saka second ring palaging nasa taas yung marking. At sa pagkabit mo ng oil ring mga brad, huwag mo masyado ibuka, baka maputol. Medyo malambot kasi siya kumpara sa first at saka second ring natin mga brad. At pagkatapos natin i-install yung first ring, second ring at saka oil ring mga brad, sukatin natin siya ayon sa instruction manual. Sukatin din natin yung inside diameter ng protection ring natin mga brad ayon sa instruction manual. Linisan din natin yung crankshaft mga brad at pagkatapos inspeksyonin natin yung mga butas. At pagkatapos inspeksyonin, balutan natin ng stupa or tela para hindi mapasukan yung butas ng crankshaft natin mga brad. Ready na yung crankshaft natin mga brad. Ready na din yung 6 na piston. Tara, ikabit na natin. Umpisa natin sa pagkabit ng protection ring. Ikabit na natin, baka makalimutan pa. At bago natin isalpak yung piston sa generator mga brad, lagyan natin ng langis yung cylinder liner. At sa pag-install natin ng piston mga brad, gagamitan natin ng piston guide para sakto at suabe yung pagpasok at hindi na gagalaw yung piston ring natin mga brad. Double check din natin yung mga markings natin mga brad. 6P ibig sabihin piston number 6 pump side. At habang tinataas nila yung piston mga brad, isetting na din natin yung crankshaft natin 30 degrees after top dead center or TDC. Kapag setting na natin yung crankshaft natin mga brad, dahan-dahan na din natin ibaba yung piston. At bago natin salpak yung piston sa piston guide, langisan natin yung piston tsaka yung mga piston ring. First ring, second ring at tsaka oil ring. At siguraduhin natin yung mga rings na yun gumagalaw at ang uka ng mga piston na yun 120 degrees apart.
At habang binababa natin yung piston natin mga brad, salubungin natin o saluin natin yung connecting rod natin para madali lang makaupo sa crankshaft natin. At kapag nakapasok na yung piston natin sa piston guide mga brad, huwag mo agad i-aryan yung chain block, baka mahulog, alalay lang at alalay mo rin sa pagpukpok ng kahoy. Habang inalalayan natin yung connecting rod natin mga brad, double check natin at siguraduhin natin na hindi nahulog or natanggal yung crank pin bearing natin mga brad. Langisan na din natin yung crank pin bearing at saka metal cap, pati na din yung connecting rod bolt bago natin isalpak. At bago natin isalpak yung metal cap mga brad, double check natin yung marking, meron siyang marking number. At huwag mong basta-basta bitawan yung metal cap natin mga brad hanggat hindi na screw na maayos yung connecting rod bolt natin. Kapag na-install na natin yung metal cap at saka nahigpitan na natin yung connecting rod bolt by hand, dahan-dahan na din natin siya higpitan gamit ang torque wrench, 49 newton mga brad. At sa paghigpit natin ng connecting rod mga brad, gamit ang torque wrench, 49 newton, kabilaan, up and down, lalo-lalo na sa paggamit natin ng angle tightening method, kabilaan pa rin, up and down. Double check din natin yung connecting rod bolt natin mga brad sa 49 newton kung nasa starting point ba siya or sa point A. Double check din natin yung set marking natin mga brad. Katulad yan, 3355. At sa paghigpit natin ng connecting rod bolt mga brad, lalo-lalo na kung mag-replace o magpalit tayo ng connecting rod bolt mga brad, angle tightening method talaga ang gagamitin natin para paghigpit o pag-tightening ng connecting rod bolt natin mga brad. At sa paghigpit natin ng connecting rod bolt mga brad, siguraduhin natin na sa marking siya. Illustrate at saka explain ko rin sa inyo paano gawin yung angle tightening method. At pagkatapos natin higpitan ng 49 newton, ito yung point A marking natin. At ngayon mga brad, punta naman tayo sa point B marking natin. At ngayon mga brad, nakita na natin yung point A marking natin at saka point B marking natin. Install or screw na natin yung connecting rod bolt natin at gamitin na natin yung angle tightening method para screw or higpitan natin yung connecting rod bolt natin mga brad. Tara mga brad, umpisa natin sa paghigpit ng connecting rod bolt natin mga brad. Point A hanggang point B is 120 degrees. So umpisa natin sa point A. 40 degrees higpit kabilaan. Pagkatapos 80 degrees higpit kabilaan hanggang makaabot tayo sa 120 degrees higpit kabilaan at siguraduhin natin na sa marking ang connecting rod bolt natin sa point B natin mga brad. At pagkatapos natin higpitan yung connecting rod bolt natin mga brad, double check pa rin natin yung connecting rod bolt markings natin. Double check din natin yung connecting rod natin kung gumagalaw. Kung hindi gumagalaw, baklasin natin ulit. Finally, we are done mga brad. Pwede na natin isalpak yung cylinder head natin, which is yung ginawa natin na vlog. At yun yung mga brad, sis, pag-pull out, tsaka pag-maintenance natin sa generator piston. I hope natutunan kayo at nagustuhan yung itong vlog na to. Sa susunod na vlog natin mga brad, magtatapit clearance na tayo at sana sundan nyo yung mga vlog natin mga brad. At kung nagustuhan nyo itong vlog na to, give me a thumbs up and don't forget to like, comment, subscribe to my channel. Hit the notification bell para ma-update kayo.
natin sa mga vlogs, videos na upload natin sa channel na to. Follow na din yung Facebook page natin, Magindistang Seaman. Walang pilitan to mga brad. Pakishare lang din ng vlog natin. And taghang salamat!